Mangyayari na nga ba ang pinakahihintay ng mga Lakers fans simula pa nga noong off-season? Yun nga ay move ni Rob Pelinka para i-improve ang Lakers. Pero bago nga natin yan i-explain ng mas malinaw pa, ay ito nga muna, bigyan pansin muna natin. Ito ang lumabas na All-Star voting mga idol pang third week na nga. Kung saan si LeBron James pa rin ang number 1 sa West at East na meron ngang 6.5 million. Nakakagulat nga rin daw mga idol na si Giannis ay tinalo pa si Stephen Curry sa voting. Mas marami pa si Giannis ng 800,000 votes. Kaya naman ang mga Warriors fans ay sinabi sa next return nga daw ng voting ay for sure lalampasan na ni Steph Young itong si Giannis. At mga idol, ang isa pang nakakagulat dito ay itong si De'Aaron Fox. Sa Western Conference Guards ay pang number 10 pa nga rin siya mga idol. Mas marami pa rin itong si Austin Reeves nga daw kaysa sa kanya. Nagre-reklamo nga ang mga Kings fans mga idol na for sure naman daw na mas magaling si De'Aaron Fox dito nga kay Austin Reeves, pero bakit daw ganon? Hindi nga daw siya binoboto. At mabilisan nga rin natin bigyang pansin ang sinabi ni James Harden patungkol sa kanyang team. Nagkaroon nga daw siya ng mga magagaling na team sa Oklahoma, pati na nga rin daw yung 2018 Houston Rockets. Pero ito nga daw team nila ngayon sa Sixers ay the best chance I've had nga daw to win. Ibig sabihin, ito ang kanyang best chance na manalo ng championship. This season so far mga idol, ang Sixers ay pang number 4 nga sa Eastern Conference with Joel Embiid leading the way. Pang number 2 nga siya sa MVP race ngayon. At kung papansin niya natin, etong ang Sixers ngayon kumpara sa mga dating team ni Harden ay parang mas complete team nga sila. Parang all around, may shooters, may playmaker, mayroong perimeter defender, may shot blocker, may scorer. Hindi nga katulad mga idol ng kanilang dating team neto nila Harden sa Rockets na panay deadly 3-point shooters lang. So talagang maiintindihan din natin na si James Harden kung bakit niya nga nasabi etong ang payag na ito. Ang problema lang nila mga idol ay yung kanilang mga kakompetensya. Dahil nandyan pa rin ang Celtics, ang Warriors, defending NBA champion. Andyan ang Nuggets, number 1 sa West. Andyan sila KD at ang Brooklyn Nets at ang Milwaukee Bucks. So kahit mas maganda nga yung team ni James Harden ngayon, ay yung problema yung kompetensya nga niya. At ngayon ngay pag-usapan na natin, ito ngang hinihintay na ng mga Lakers fans na mangyari since the offseason. Yun nga ay trade para ma-improve itong team ng Lakers. Ayon kasi sa report na ito mga idol, the Lakers have been pushing to acquire Cam Reddish nga daw. At maaari nga daw kasama si Kendrick Nandon, second round pick, at maaari nga daw na may third team pa. Para nga makompleto at matuloy na itong trade na ito. Nung nakaraang araw mga idol, ang balita lang sa Lakers ay interesado sila dito nga kay Cam Reddish ng New York Knicks. Pero netong mga nakaraang araw ay parang nakikipag-usap nga si Rob Pelinka about sa isang possible deal. At ngayon nga pushing to acquire na sila mga idol. Parang aggressive na rin ang Lakers na makuha nga itong si Reddish. Isang 6'8 wing player, shooter mga idol na talaga namang fit dito nga kay LeBron, AD at kay Westbrook. Kaya naman excited na rin ang mga Lakers fans sa susunod nga na update patungkol dito sa trade rumor na ito. Dahil baka nga daw sa next update ay maging official na itong trade na ito. Pero mga idol, let's see pa rin sa mga susunod na araw kung ang deal ba o ang usapan na itong Lakers at New York Knicks at potentially isa pang team ay mag-push through. Mangyari nga ba ito bago pang NBA trade deadline sa February? Magawa kaya ito ni Rob Pelinka at matulungan niya ang Lakers na mag-improve kahit kakaunti lang?